pala si Arturo, oh. Ito yung ano, uy, green pa yung iba, hindi pa siya. At kaya nga ano, pinagdugtong-dugtong nila yung iba kasi kulang na. Pero 50 lang daw ang ano nito. Wala sa standard na 100. Nandito ko ulit sa lote. Balik update tayo ngayon sa bahay ni Ma'am Jo kasi balik trabaho na, tapos na po ang fiesta. So balik trabaho na po. Kahapon naglagay po sila ng doon sa trusses. Pero yung mga ginamit na kahoy, ano po, yun lang mga kahoy na ginamit din nila dito sa baba. Tapos yung iba, kasi maiiksi, kaya ang ginawa nila is dinugtong-dugtong lang. Ayan, ito, kagaya nito, may dugtongan siya. May dugtong na kahoy. Tapos, patong na diretso dito sa mga naka-file na na hollow blocks. Ayan. Kasi yun po ang gusto ng may-ari, na itong mga kahoy na lang na to ang gamitin. Kasi sayang at hindi na magagamit kung ano, hindi gamitin, sayang din naman. Kaya yan na lang yung gagamitin nila. Tapos nung 21, ayan, dineliver na yung ito daw yung tinatawag nilang sanipa. Pasha cover. Tapos ayan yung mga yero at saka yung mga tubo. Yung ibang tubo. Yung mga maliliit, yung mga kupling, yung mga elastosil, di nila. Inuwi ko muna sa bahay kasi baka paglaruan ng mga bata, mawala. Baka may pumunta mga bata at maglaro. Kaya dinala ko muna doon sa bahay para hindi mawala. Hindi pa naman nila gagamitin. Tinago ko muna doon. Tapos ngayon ay ginagawa na nila tong para sa deck daw ni Ma'am Jo. So ayan, nagpukay sila dito. Oops. Ayan, terrace ni Ma'am Jo dito. Asan si, ano, Kabarag? Ano, Igib? Yung hollow blocks na, marami pa naman pala yung hollow blocks. Kasya pa yun. Kasya pa yun, dalawang file lang naman to. Dalawang file lang ng ano nyo, no? So, ito sa loob. Ayan, oh. Marami pong mga dugtong-dugtong na kahoy kasi hindi siya abot, kaya pinagdugtong na lang nila. Jealous, oh. Ay! Ano? Saan nyo galing yan? Dagsa. May naligaw na po. Kuting dito, kuting, oh. May naligaw na kuting. Ala, pakainin nyo yan. Dinaanalis dito pagka nakakain yan. May pagmay pagkain yan. Ay, wag mong hawakan yung kuting. Bawal. Oh. Ayaw, Dara, kakainit. Ayan, yung bubong na lang kulang. Pero may pinadala kasi si Ma'am Jo na yung mga drill, no? Para magagamit sa paglagay ng bubong. Baka ngayong week na to darating yun. Kaya antay na lang nila Ma'am Jo. Ay, nila Kamaster. Kaya ito na lang muna dito ang ginagawa nila para habang nag-aantay doon, wala pang ibang, ano, hindi pa matrabaho yung bubong, ito na lang muna dito ang gagawin. Diyan ka lang, alas kayo, mainit. Ayan, si Kabarag ay nag-igib ng tubig. Ito, pag konti lang to, dalawang file lang kamo. E di, pag natapos to, anong next na yung gagawin? Maganda naman, hukay lang septic tank para may patambak. Ah, septic tank para naman. Para pag-flooring, pag matapos ng magbubungan. Dun sa likod. Habang wala pa yung drill ni Ma'am Jo na pinadala.
Pero last week pa yun na padala, no? LBC naman yun, baka bukas nandito na yun. Yung lababo ni Ma'am Jo dumating na, nandun na sa bahay. Kaya ito na lang ang ano, inaantay nila yung gamit para maikabit yung bubong sa taas. Wala po kasing kuryente dito, kaya ano yung pinadala nila? Yung chargeable, rechargeable ba yun, Kamaster? Chargeable na lang. Ah, yun. Pwede charge yun. At, sander. May ganun pala, sander na rechargeable? Ayos ah. At least it's a charge na lang. Kasi dito wala pang kuryente, hindi pa. Pero sabi magpapatayo na daw ng bahay dito yung buyer ni Jokes. Kaya madadagdagan na yung mga bahay-bahay dito. Pag umabot ng 10 bahay, pwede na mag-apply ng ano para sa kuryente. Papasok dito yung maglagay dito ng poste ng kuryente. Hindi na masyadong malaki yung gagastusin mo sa wire. Kasi malayo to sa kalsada pagka bibili ka ng wire, ang haba ng kailangan na bilhin. Yan, konti na lang. Ayan na si Kabarag. Nag-igib pala ng tubig si Kabarag. Ano yung Kabarag? Kaya pa? Kaya pa sa van? Okay pa sa all right? Kaya mo yan, Kabarag. Ah, malapit na mapuno. Kung may ano na yan, may bubong na yan, pwede kayo maglagay ng ano, yung ang tawag nun para sa tubig, pag umulan, diretso dyan. Ah, sandayong. Sandayong. Para, panay ulan-ulan naman na ngayon, pero half day lang yung ulan. Lagyan na sandayong. Naglagay sana kayo kay, ano, Torn James sa gilid, para doon na lang yung igibin yung tubig. Okay, kuan. Tab. Oh, ang tab. Asa, amo kunin dayo ng aning tab. Kuya mo bukti. Dili, igibon na sa balde sa timba. Oh. Pero dito na lang pag nabubungan tong kay Ma'am Jo. Kasi kagaya kahapon at kagabi, malakas yung ulan kagabi. Napuno, sigurado napuno 'yan pagka nakapaglagay kayo ng sandayong. Yan na. Kagabi umulan daw. Pag ano ko, kaninang umaga, basa yung ano eh. Lupa. Ayun, babalik pa si ano. Uy, Bianggulay, andyan na yung sundo mo. Andun si Bianggulay, naglinis ng garden ni Nanay Suwerdo. Wala sila mama, nandun sa Tamil, sumama kay Bianggula, ay kay Bianggula, kay Nanay Stewart, ay kala Kabungot, kala Tatsuki. Nagpunta sila kahapon, baka mamayang hapon pa ang uwi ng mga yun. At gagawa ng kubo daw yung lolo nila, Japper. Si Tatsuki yung gagawa. Mayuan pala sa Tatsuki doon. Di, sabay na silang uwi, pabalik dito. Maliit lang naman daw yung parang tulugan lang ba? Parang pahingahan lang. Ngayon oh, ang init-init na naman. Tapos mamaya nito, asama andyan na naman yung ulan. Tapos yung ulan na ano lang, parang, ha? Buhay na buhay nga, pati nga yung kamote ni mama oh. Buhay na buhay din. Ayan oh, kagaya nitong mga kamote din ni mama. Ang gaganda na ng tubo niya kasi naulanan, panay ulan. Tama lang din, pandilig sa kanila. Hindi naman yung sobrang ulan na talaga. Nadiligan lang sila. Kaya gaganda na ng ano nila. Buhay na buhay. And ayan, shout out pala kay Ma'am Kedi at kay Sir MC. Ayan, Sir MC yung lote dito at nanesprihan namin ng pampatay ng damo.
Pero itong mga, yung iba namatay na. Pero yung nag-spray dito, hindi niya nadaanan siguro yung nasan dyan sa gitna. Oh. Dahil yung mga iba, patay na. Pero yung dito, buhay na buhay. So ito, hindi niya siguro ito nadaanan. Tapos itong mga ganitong damo, hindi talaga siya namamatay sa spray. Ano, buhay na buhay. Pero yung dito, yung mga nadaanan sa spray, brown na siya. Pwede na sila ban, pero pagkatuloy-tuloy yung init at walang ulan, pwede na sila ban. Linisan ulit. Ito oh, so yung nag-spray dito, hindi niya nadaanan yung iba. Kasi may mga part na green na green. May part naman na patay na. Mabilis kasi siya yung nag-spray. Kaya na anuhan niya, nalampasan niya itong mga to. Ayan, ito yung bagong tumbang kahoy, yung sa road right of way. Inalista nila pero yung mga sanga na pasok dito sa loob. Tapos yun doon may umpok pa. Tinabi talaga yung kahoy na yan kasi pwede yung panggatong. Silipin ko lang yung lanchones dito. Parang may mga hinuog. Wala namang hinuog. May nanguha siguro. May mga hinuog to eh. Inakyat siguro ito ng mga bata. Ayan, shout out kay JR. Siko sana, oh, yung lanzones dito, JR. Oh, dami ng hinog. Kaya lang, marami pa rin green. So, yan. Etong dito. Oh, may mananguha nga ako kasi may mga bagong hulog na lanzones. So, yun lang. Hindi pala namamatay sa spray itong ganitong damo. Nag-yellowish lang siya pero ano talaga buhay pa. Hindi kagaya ng itong iba na wala na, nag ano na siya. Dry na, ano na, brown na yung mga damo niya. Itong dito, ito hindi ko nadaanan kasi buhay na buhay. So ayan sila. Andiyan din si Bianggulay. Kasama ko si Bianggulay na pumunta dito at pinuntahan niya yung garden ni Nanay Suwir. Tsaka pupuntahan din niya yung sa kanya. Hindi makaakyat. Hindi makaakyat yung ano. Oh, matras na ala na. Yung nakaraan talaga, ang dami nila diyan oh, punong-puno 'yan ng sakay. Tapos umatras talaga. Tana nilang multika, puro apyog. Dapat palitan. Katong isa po apyogon. Kana mauri gyud ako apyogon rigi Japan. Dapat kasi i-atras yan o. Kasi nilang binili, walang front drive. Bakit malakas motot yung sasakyan? Front, walang front drive. Sugo lang. Sige, tulak. Dapat siguro dito sa baba, mag ano na siya no? Kanang hunat na ba? Para paakyat. Wala na kahunat no? Yun. So, atras. Atras sa bante. May naidala kong tubig. Akaw pa, at sa bag nga pula. Sa bag nga pula. Nakoy dala ng tubig, nasa bag nga pula. Ay, nakoy basa dere o. May basa rin ako sa bag. Nauhaw si Bianggulay. Ito pa ko sa ano mo. Bahay.
Tinitignan ni Biang Gulay kasi magpapagawa na din daw siya ng bahay niya. Tapos yung bahay mo, Ma'am Joking. Shout out, Ma'am Joking. Ma'am Joking. Nakuha si Biang Gulay. Sobrang init. May baso ako dyan sa bag, plastic na baso. Kuhanin mo dito sa bag ko, sa likod. Andito sa likod ko. May dala akong baso. Ha? Wala man, ewan ko kaila ka-master man yan. Nainom na. Lala, anong nangyari dyan? Bakit yung ganyan? Na ano? Umatras talaga yung ano? Naatras talaga yung multicab? Mula dun sa taas oh. Yan, tapos pa ano yun nila yan? Pa, sana pahunatin? Pahunatun! Sige, tingnan natin kung makaakit. Ah, hinay ka ayo. Kaya gani, ang banggal pa rin. Oh. Tulak. Wala talaga. Hindi talaga kaya. Walay persa. Talagang dyan lang siya. Huwag ko'y pa, huwag ko'y mahimong drive yan. Parang ungaw ang hiyang usot. Huwag ko'y... Ano ng kirana? Lagpot ng ligid na? Di palohot? Italon si Kapitan mo? Baya wala ko si Kinan. Tanggal lahat yung mga ligid. Magbulo ka, tanggal. Hala, sa kadyan alas madilim. Ay, madilim, mainit. Hanggang ako kumain ha. Ayan, tapos na, kamaoy. Pina, puno na. Ah, puno na yung tubig ni Kabarago. Nakapagsakot pa siya ulit ng dalawang galon. Diba dalawa yung galon ko na nandito? Nag-blow? Asan yung isa? Iuwi ko na talaga yung mga galon na yan. Laging nawawala dito. Yung kuting nyo oh. Kainin nyo yung kuting nyo. May laga kayo dyan. Alas! Diri kay init. Papala sa lalim kaya hinukayan pa nila ulit ni Kamaster. Si Kabara kaya nagano na ng semento ay ng buhangin para mag-mix na sila ulit ng pang dito. Oh. Ano yan? Kulang lang sa ano yan? Tuba. Kulang sa tagay. Ayan po, kung mapapansin nyo, maano lang siya, maiksi lang, 50 lang daw ang ano nito. Wala sa standard na 100, pero ito yung gusto nila, Ma'am Jo. Kasi may ibang plano pa siguro sila na idugtong dito, kaya maiksi lang yung pinaano nila dito. So, ayan po, yung mga, ano po kasi, itong bahay na ito, kasi kay, ano to, kay Ma'am Jo. Yung sinusunod na plano nila ka master, yun yung gusto ng may-ari. So lahat yung mga kung gaano kalalayo, yung mga materyales, ano yung gagamitin, kung ano yung mga sukat, bali kagustuhan po lahat ng ano ng may-ari. Matay. Kulang pa sa hukay. Lapa, ang lapad naman ka master. Ay diretso doon, iba na naman. Haligi. Lagyan ng poste. Ito para sa poste. Wala na, hindi na talaga nakaakyat yung ano. Pero itulak nila, madami na sila oh. Kaya na yan. Paakyat kasi yan dyan oh. Masyadong slope kasi yung area dyan. Kaya nahirapang umakyat palagi yung puti na yan. Pururot. Ito para sa haligi. Ilan yung poste dyan, Kamaster? Sa tingin ko tatlo siguro dahil
may nagpapa-order si Ma'am Joking sa akin ng isang 4x4. Okay. So, mamaya punta doon ako sa inyo dahil mag-order na tayo ng kaya. Still ko mamaya kung ilang kaya ang magagamit natin. Kasi ubos ang kahoy. Gamit lahat sa itaas. Okay. Ayun lahat, kaya nga ano, pinagdugtong-dugtong nila yung iba kasi kulang na. Pero napagkasya rin. Ayan yung taas. Ah, lahat talaga dugtong, no? Dugtong ang lahat kasi yung kahoy nila. Hindi yun yung sukat para dyan. Kaya ayan may mga dugtong-dugtong. Alright. Ayan yung graba nila, kukulangin pa daw. So magpapabili na lang ng kahit isang kubiko lang daw, sabi ni Kamaster. Kasi magiging kulang na to. So ayan Ma'am Jo, kulang daw yung graba. Papabili na lang tayo ulit ng isang kubiko pa. Ah, baka sakto mamaya pag bumili ng pako pala. Isabay na. Tanong ni Ma'am Jo kung para ano? Kinunan ko ngayon kulang. Para masabay na pagbili. Kasi doon lang din naman bibili sa bilihan ng graba yung bilihan ng pako. Tapos mag-steal ako mamaya sa ano. I-estimate ko yung kahoy para dito sa ating dik. Para dito. Bili na dahil kung may binil, may kahoy na. Pwede nating umpisan yung sa itaas para masabay na yung ano, pagbubong lahat. Kasi meron namang bubong sa ano dyan, para may, sa dik. May bubong na dyan. Si Kamaoy naglilihi. Init kasi. Bukti na Kamaoy. Ito poste, at doon din poste. Tatlong bula na. Tatlong buwan na. Wala na kasi mga puno dito. Kaya ganun. Kabarag, kaya pa? Sira, sira. Nagpahinga muna si Kamaoy kaya nahilo sa init. Pagkatapos nito, ayan, makapag-ano na sila, makapag-file na sila. Konti na lang yung binutasan ni Kamaster. Ito na lang yung para sa isang haligi. Alright. Ayan, Kamarag. Ano mo dun, isampay ba yan para maalilim dito? Kaya init-inis. At least kahit pa paano, may ano, mayroon kayong silong konti. Kamaoy, oh, nahilo na. Kaya mo yan, Kabarag. Kaya mo yan. Tungtong. Yan, sampay lang. Kaya master niya, kaya mas matangkad. Lagyan mo ng bato yung tali para ano, pag sinalibay mo dun, iinit kasi. Hilain, tapos hila na lang. Hindi kaya yung init, ang sakit sa balat.
Dere dapat nga side oh. Dere dapat nga side. Ah, dali ra. Kusa ka 15 minutes isibog no po na. Ah, kaya pa na. Yung araw talaga mo yung akyatin. Lagyan mo na sa isakon nyo muna yung araw. Adlaw. Mindset ba? Uy. Bali po nilang pinigaw eh. Akala ko nagsuka na naman si Kamaoy. Naglilihit na si Kamaoy. Ano yung kabilya na pinutol ni Kamaoy para sa kwento? Yan, putol ang kabilya si Kamaoy. Buti na lang, mayroon pang puno ng niyog dito. Kung wala tusos, wala talaga kayong masilungan kahit konti. Oh? Burot ng kahoy, guys. Oh, ito na lang kasi maliliit pa yung nyog kaya hindi nila pinutol. At hindi na nila yan puputulin. Kahit pa paano mayroong ano sa araw. Basang-basa sa init. Ha? Dito lang sa ano ba, balik yun doon sa lote niya. Tinignan, may tinignan lang siya. Ay, kakain daw si Alas. Isang ko muna. Yan guys, ito yung para doon sa ano nila sa pile nila dyan sa labas. Kulang pa kabarag. Mang. Wala pa ka mag-dito, te? Karon pag uwi. Nga pa? Karon gani, muli na ko. Wala mo ko dito, kay Moonland ko, kay Manawag ko niya. Yan. Yung iba, ay hirap din eh, ano na, pa-straight, kasi curve na curve siya, yun yung pa-curve nung dinala dito. Yan, kakot na naman sila. Hindi naman yan makaakit mamaya pagbalik. Kaya mga ano, mga poste yung hinakot nila. Kaya nyo na pang bakod. Wala pa. Malapit na yun, ang gulay. Ha? Wala, ingon man to siya mabalik. All right.
Alright, nandito pala si Kabarag. Sabi ko, ba't nawawala si Kabarag? Nandito pala nagputol ng tie wire. Para dun sa lalagay nilang mga kabilya dito, yung pinutol ni Kamaoy dun. Ayan. Ayan, tapos na si Kabarag. Ay, Kamaoy. Ito yung pantali sa ano, kabilya. Ayan. So mamaya pag natapos na sila dyan mag-file, ito maghukay sila ng, hindi dito sa likod, maghukay sila ng butas para sa septic tank. Kasi ilang ito yung room. Ay, tumubo na yung buhay na yung ano, dulaw. So yan yung dito sa gitna. Tapos CR, maliit lang din siguro dyan yung bolo. Pinto. Tapos dito kusina. Yan. Maganda na to pag natapos na. Ayan guys, ito para sa poste na lalagay doon. At tatlong poste yung kailangan gawin. Sa ayan na yung sa gitna. Bakit tatlong poste to? Ang liit naman. Ha? Master. Kasi ang paglagyan natin sa itaas. Ah. Kasi kahoy lang siya, tapos medyo mahaba yung patungo doon, 5 meters. Pag lagay natin ng kahoy, kung 5 meters, kahit hindi dugtungan yun, ano yan, baka bumigay. Baka mag-down, mag-collapse. Alright, so yun. Tatlong poste siya dito, sa gitna, at saka dyan sa gilid. So yun yung bubuhusan nila ngayon. Pero yung paakyat nito, yung dugtong nito, sa bali, sa hanggang flooring lang yung ano, solid na poste, tapos yung paakyat sa itaas, kahoy na. Kahoy na yung gawing poste. Okay. So, yun. Kailangan pa natin ngayong, maliit lang naman to. Baka matapos nila to ngayong araw. O ngayong araw, matapos to. Ang pag-file. Pero yung pag-akyat sa taas, siguro hindi pa natin matapos. Bukas siguro si Piktang po na kami. Dahil mag-order pa tayo ngayon ng ano? Kukulamber. Ah, kukulamber pa. Kailangan, no? So, dito sa likod kayo, butas. Dito sila. Dito sila magbutas. Andito lang naman yung bato. So andito yung bato, kaya dito likod ng CR. Maluwang pa yung space dito. Pwede pa dito magbutas. Okay. So yun lang po muna ang ating update for today. At babalik na lang ako mamayang hapon or after lunch ba. Ayan. At ayun na pala yung buhangin na deliver na ni Nunoy. So yung kulang na lang is yung graba, isang ano lang, isang kubiko lang muna yung pa-order. Okay. Yung isang kubiko siguro sakto na yan. Sakto na yung isang kubiko daw para dyan sa, kasi yung file nito dalawang patong lang. Dalawang patong lang daw yung file dito. Mababa kasi konti siya sa ano, sa dun sa loob. Bababa siya ng 5 cm. Okay. Yan, uwi muna ako. Kay, ano na. Mahali na. At magpabili ako na ilang, ano, kabilya? Gawin muna 10. 10. Para magamitin natin sa septic tank pag mag-file. Ilang mm? 9 mm. 9 mm. Okay. And, ayan guys, pa-uwi na kami. At, shout out pala si Arturo. Oh. Ito yung ano, green pa yung iba. Hindi pa siya... Paingon na mamatay. Papuntang, ano na to, malapit nang mamatay. Yung dito, yung mga dulaw, nag-yellow na talaga. Pero yung sa baba, hindi. Ba't kaya? Marami. Ano? So, yun, malapit na silang mamatay lahat. Ayan, uwi na kami sa bahay. Alright, so yan, si Bianggulay sa likod. Si Alas. Si
ka shortage. Ayun yung lote ni Nanay Sewer daw, ang daming tabla. Sabi ko, gawa na ng bahay si Nanay Sewer, hindi na kinuha yung tabla.